What's up again mga kapadyak? For today's video ay babayjak na nitong bagong labas na MTB ng Aerowick. Ito ang Aerowick GT400. Bagong labas pa lang to mga kapadyak. Ito siguro yung mga budget bike na bagong labas nila. Kaya gagawa natin ito ng bike jack. At sasabihin ko yung price nito mamaya. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, magsubscribe ka na at i-turn on mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. So tara mga kapadyak, simulan na natin ng bike jack dito kay Aerowick GT400. Simulan muna natin sa kanyang frame mga kapadyak. Yung frame ito ay aluminum alloy 6061 yung ginamit na material sa kanya. At size 29 naman yung gulong ng kasyak sa kanya mga kapadyak. Alloy na yan mga kapadyak. At yung ginamit na material sa kanya ay aluminum alloy 6061. Super light mountain bicycle mga kapadyak. At naka internal cabling na rin yung kanyang grip sa kanyang down tube, sa kanyang shifter. Tumahan dito mga kapadyak. At yung kanyang head tube naman ay non-tapered, integrated. Yung logo ng Aerowick nasa harap. Yung pag-welding niya mga kapadyak, hindi pa siya smooth. Nakikita pa natin to yung bawas ng pag-welding niya dito. At yung kanyang brand name, syempre nandito, Aerowick. Yung kanyang decals. At yung kanyang lagayan ng battle gauge nandito sa kanyang down tube rear. At yung kanyang model number, ayan, GT400. Dito naman kaya sa kanyang top tube mountain bike mga kapadyak. Ayan yung, meron pa dito yung GT400 na decals at yung warning na warning sign mga kapadyak. Yung kanyang seat clamp ay quick release na, alloy na rin yung kanyang seat clamp mga kapadyak. At yung kanyang seat post ay Aerowick na din na alloy na rin. 27.2 yung taba niya mga kapadyak. At yung kanyang upuan ay Aerowick, bakal pa yung dito niya. Ayan, Aerowick na rin yung saddle. Medyo malampot naman yung saddle niya mga kapadyak. At may butas na rin sa gitna. Dito naman tayo sa kanyang drivetrain. Ito pala ay naka 3x8 setup mga kapadyak. At yung ginamit na RD sa kanya ay Shimano Altus na pang 8-speed. Shimano Altus na yung ginamit sa kanya mga kapadyak. At yung box naman na ginamit sa kanya ay thread type pa to mga kapadyak, hindi pa to cassette type. Yung pinakamaliit dito ay 12 to 28 teeth mga kapadyak. At yung crankset na ginamit sa kanya ay Pro Wheel na yung brand. Naka 3x ito mga kapadyak. At yung FD na ginamit sa kanya ay Shimano Tourney. Alloy na rin yung kanyang crank arm. Dito naman sa kanyang wheelset mga kapadyak. Yung gulong na ginamit sa kanya ay 60 All Terrain na pang 29. At yung lapad ng gulong nito ay 29x2.1 mga kapadyak. Yung rim naman nito ay Aerowick na rin yung brand. Alloy na rin to mga kapadyak. At yung spokes naman nito ay steel. Steel pa yan. Steel pa yung spokes niya. At ito naman sa kanyang suspension fork. Yung suspension nito ay Aerowick na rin yung brand. Pang 29DR mga kapadyak. Naka-coil suspension fork to mga kapadyak. Bakal pa yung fork niya, yung stanchion. Pagkandaan dito mga kapadyak ay may lockout na yung kanyang fork. Naka-tutinis na rin pala to mga kapadyak sa harap at likod. Yan. Naka-tutinis na. At yung brakes na ginamit sa kanya ay hydraulic brakes. Ang brand niya ay Camros. Camros hydraulic brakes. At yung rotor naman nito ay 160mm no mga kapadyak. Na quick release na yan sa harap at sa likod. Yan. Dito naman tayo sa kanyang cockpit setup mga kapadyak. Yung handlebar nito ay walang brand pero Aerowick na rin siguro to. Still pa yung handlebar niya mga kapadyak.
At yung stem nito ay aerobic na rin. Naka-positive stem mga kapadyak. At may dalawang spacer, ay talong spacer para sa ilalim niya. Volcano style yung kanyang head tube mga kapadyak. At yung kanyang handle grip ay nandito. At yung kanyang brake lever. At yung kanyang shifter para sa kanyang RD. At yan, speed. At para sa kanyang FD. May konting race yung handlebar niya mga kapadyak. At yan si Aerowick GT400 bagong labas ng Aerowick mga kapadyak. At yung SRP naman nito dito sa LJ Bike Santana ay 14,500. May previous na yon na kasama mga kapadyak pag bumili kayo dito sa LJ Bike Shop Santana. Kaya kung nagustuhan nyo yung video na to mga kapadyak, huwag nyong kalimutan i-like ang video na to at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga latest bike na kagaya nito. Hanggang dyan na lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe sa inyo.